Hindi naging madali ang naging journey ng RRQ Akira, but now this is their final chance to proceed for MSC. Dahil pangalawang araw na ngayon, merong uuwi sa posibleng results na to. Pero looking back on this choice, Ate Chantel, Kufra, kahit yung panel nagulat kanya sa pagbalik ni Kufra. Oh, kasi si Luis din yung may gamit eh. Tinawag nga natin the Brazilian Mamba. Si Luis ay matagal na natin nakikita na naglalaro internationally at talagang tumatak ang kanyang Kufra. So probably makikita natin yan na talagang magpapakita ng gilas. Alam mo, sa Brazil at sa Pilipinas, tayo mga tao ay mahilig sa basketball. Talaga, hindi kahit nga mismo alas dos ng umaga, alas 4, may nagdi-dribble. Dahil to get on the context kung bakit nga ba lumabas si Kufra, as looking back on the place of RRQ Akira, mostly triple frontliner tong mga to. Pero nga lang, si Takashi nahulo nag-aad kay Diablo. Oo, yung Bini. Uy, may nakap! Nabigyan. Pero ito mabibigyan lang din naman ni Luis. Nagpakitang gilas na agad ang Brazilian Mamba. Wala pang dalawang minuto, 1-1 na kaagad. Pag-uusapan natin ulit muna yung playstyle ng RRQ Akira. Yun yung pinag-uusapan natin na ito yung gusto nilang laro. Triple frontliner that mostly kaya talaga nila harapin. Kasi yung nip flash nga meron. Ay, teka lang ha. Pero wala si Takashi. Sumakto, teka lang daw kasi. Pero si Kuya Hades nga pala, nakabayan natin, ay sanay na sa mga gantong klaseng mabibilis ng mga rotation na talagang intense yung ating laban. Intense in a way na continuous ang farming ng mga kills dito sa may bottom lane. Si Kuya Luis ay mabubuhay pa rin doon sa moment na yon. At si Kuya King naman ang ahabol doon sa bandang ibaba laban sa tatlo dahil dumating na si JPL. Hindi nga lang level 4 pero tatalon na si Hades dito. Makakatakas ba siya? Ginamit doon yung Guiding Wind or yung Circling Eagle pala. Pero walang casualty sa ibaba. RRQ Akira with the peel. Kahit hindi, kahit lumabas na yung objective na yun, talagang pinauwi mo nila ang NIP Flash regardless of the counter per counter na ginawa doon ng NIP Flash sa XP lane. Alam mo, parang nangyayari ngayon sa NIP Flash, talagang binobombard nila yung XP lane. Ganda na napansin mo yun. Kasi kailangan mabigyan dito ng space si Kuya Diablo na matagal na rin at gumawa na siya ng sarili niyang pangalan dito sa ating liga or ating laro. Eto na, sino kayang unang makakapagsulat ng pangalan dito sa story na pagkuha ng ating Turtle. Sinimula na nga ni Hades, nakuha niya at mamupatay na rin. Ano mo players dito ng RRQ Akira? Nip Flash is at 4-1. Hades with the two-man knock-up initiation. Pero hindi ba tatapos? Gusta la gusta. Gusto at nakutin itong ipang isa. Pero nakaiwas pa si Vanix. Naku po, sabi dito ni Gusta la gusta, akin ka na. Grabe, gusta talaga ni Gusta na makakuha ng kill and NIP Flash ngayon. Kailangan nilang nga as much as possible ay ituloy lang yung kanilang ginagawa. Si Diablo dito ay talagang consistent na parang ina-aura niya dito si Takashi eh. Love that you mentioned about Diablo. Sa mga hindi nakakaalam, si Diablo po is mostly the playmaker and initiator ng team na to. Mostly siya yung nagiging distraction, siya yung gumagawa ng space. Kaya na-notice mo, XP lane talaga yung nagiging target nila dito, Ate Chantel. So parang more on space, no? Kasi sabi mo nga, RRQ Akira parang tri-front, tama ba? Yep. Yung playstyle nila. So para hindi makapag-front si Takashi, bakit hindi na natin ikutan ng ikutan? At mahabang nangyayari yun, may iikutan at maaurahan na rin si King. Pero hindi lang din naman makakasecure ng kill dito ang NIP Flash at dediretso doon sa purple objective. Yeah, kalamangan pa rin ngayon ay napupunta pa rin sa NIP Flash. Getting on the momentum, si Hades kanina nakakuha ng unang objective. Pero meanwhile, dito sa taas, JPL, 3 members of NIP Flash ay hindi muna magpapabaya na mapupushan sila dito by RRQ Akira. Marami amuyan dito sa may bottom lane. Mga RRQ Akira naman nagagawa ng play. May flicker doon pero hindi tatamaan ang skill. Napakagandang eye for an eye para dito kay Diablo dun sa ibaba. Habang nangyayari yun, tuloy pa rin ang pag-poke dito sa may itaas. Gusto rin din ang bigyan si Gusta la Gusta at mukhang kukuha lang muna dito ng Outer Third Energy Shield si Vanix habang tatlo, apat na players ng NIP Flash ang nandito na sa may itaas. Tatlo naman para sa ng RRQ Akira at tutuloy na nga nila ang Referee Airstrike. Gusta la Gusta ay buhay pa rin habang si JPL ay mawawala ng buhay. Meron ding Referee Airstrike para nyo kay Sagan at mapapatay pa nga si JPL. RRQ Akira with the counterplay. Medyo naging risky doon ng NIP Flash pero hindi ata papayawan ni Diablo na makauwi si Sagan. Meron mo ko na stansya dito. Hindi ata.
makakauwi ng buhay. Gusta la gusta, isa na naman! Diretso pa nga si Hayden, sabi niya, teka lang, kailangan ko bigyan! Kailangan ko bumawi dito para sa aking kakampi! Pero mabibigyan lang din siya dito ng RQ Akira. Nandito na si Vanix at napakakunat ni King. Pero isang hit na lang sana mabubuhay pa rin! Grabe naman yung laban na to, 5-5. Yung initiations, ramdam natin sa dalawang kupunan na to na ayaw nila bumitaw. Minute na ano ba nangyari? Sobrang aggressive naman ang mga to. And sobrang, they're really willing to take risks, Kati Chantel. Ano, SX, parang nangyari dito sa NIP Flash, kakatapos na laban nila. Parang nagtuloy yata yung momentum. At nakikita natin ngayon, kanina nanalo sila ng isa sa EVO's glory. At yung pinapakita nila ngayon ay sa handa din sila na ituloy pa yung kanilang pagkapanalo laban sa RQ Akira. Ginamit na dito yung guiding wind. Tinan natin kung sino magiging target nila. It's gonna be King, pero more on poke lang pala. Pero hindi, tatalon na. Di kasi Hades. Hindi, nagamit tayo Wild Requiem, by the way. Merong stun para sa kanila. Nandito rin si Diablo. Ginamit na yung Bravest Fighter. Habang napaliputan si Curtis. Patay dito ang EVO ng NIP Flash. RRQ Akira Luis targeting the most specific player, Farsa Curtizi, dahil gusto nila kunin yung turtle na to. Walang feathered airstrike, walang AOE burst, walang vision. Kuhang-kuha ni King yung pagong. At habang nangyayari yun, para sa side naman ng NIP Flash, si Vanix pala ay sumisira lang muna ng Torre. More on space, so parang nagpapalitan yata OSX ang ating mga teams. San ka nakakita? 7 minutes, pantay na pantay, halos yung gold, isang daan lang. Dito yung kalamangan ng isa. Isang daan para kay NIP Flash. Kung manalo sila dito, anong pwedeng mangyari dito, Ate Chantel? Dahil ito ang nararamdaman natin, yung tension ng laban na to. Dahil ito yung nagiging strength nila and motivation to push through. Dahil tournament life mag-uusapan, pero may nanaka-flag at... Ginamit na, King is gonna be down. Pero si Luis ay napapalibutan na ng NIP Flash. Mapatay pa nga yata, pero dumating na ang iba. Ang sakit ng damage dito ng ARQ para mamapasigaw sila ng FIBA. Gusta la gusta with a double kill. Ramdam na ramdam doon. Kitang-kita natin sa camera ni Luis that initiation. Yung Bubble Vanix, mukhang hindi nata makaiwas. Sagan, akin na muna yung kill na yan. At dahil dyan, OSX, NIP Flash, apat ang patay sa kanila. At may kita natin dito sa replay na bigla kasi palang dumating. Parang si Brazilian Mamba ang naging bait para ma-shoot ang bola. Ramdam mo talaga. Eto na, ayan yung motivation ngayon ng RRQ Akira Luis with that initiation, dahil nga kailangan ng NIP Flashy JPL para makakuha ng isang guiding win paalis. Ooh. So the mobility and yung mismong purifies nagagamit ng paulit-ulit. So nakukuha ng RRQ Akira yung momentum kung kailan sila talaga lalaban. O, oh, tsaka ano pala sila, parang yung... difference, parang on a normal day, yung Purify gusto mga attack sa teamfight. Yep. Kaso pagka-purify mo, pwede pa mag-flicker para mas mahabol ka. May kita natin ngayon, pinakamataas na kills para dito sa ating laban is si Roger. Tapos dumiretso pa si si Kuya Luis na pangalawa dito sa atin. Si Gusta, yung combo talaga ni Gusta Lagusa tsaka ni Luis. Sabi nila, Kuya OSX, si Gusta Lagusa ay simula nung season 1 ng MPL Latam ay grabe yung naging improvement niya. Iba talaga. Nakita nga din natin kung ano yung naging sitwasyon ng kanilang pag-shift sa kanilang playstyle dahil na mas naging balance sila ngayon. But looking at the situation, RRQ Akira is willing to risk everything para hindi muna matapos ang kanilang pagkakataon dito sa MSC 2024. So ngayon, ang unang lord ng game na to ay magiging position mahaba of contention. To? Medyo magiging mahaba to, Ate Chantel. Oo, sobrang magiging haba nito. To the point na parang wala yatang gustong magsimula para dito sa ating dalawang kupunan. Again, na 9 minutes at nakapwesto si Hades. Yun yung kinagandahan din dito sa hero ng ating kabayan. Dahil kahit sinong pwedeng talunan ay pwede nang dumiretso dun sa may ultimate, pero para baliktad yata ang sitwasyon. Pero napakaganda pagtakas at pagsakay doon kay JPL. Guiding wind with the save. Nagamit nga doon yung flicker ni Tekashi. So ngayon, ang setup ay pwede manggali kay Luis, pero cooldown ang flicker. So positioning ay napaka-crucial din kung gusto nilang i-counter to. Pero may nakita ka agad si Hades! Umasok na ang Wild Requiem, pero si Luis ang kanilang mapuputan. Doon sa moment na yon, from Luis to Hades na ang naging kill dito sa side ng RQ Akira. At si Vanix pa nga yata ang pwede nilang maging target. Dediretso doon si Tekashi. King is gonna be down, pero patay lang din si Curtis dito ng NIP Flash. At dahil dyan,
parang mas madali yata para sa side dito ng RQ Akira na ituloy yung Lord at babaliko muna si Diablo para mag-clear na minion wave dun sa itaas. Medyo naging risky yung decision dun ng NIP / JPL. Medyo napahamak siya. Right after RRQ Akira, gumawa ka agad ng counterplay and using that bait to chase everyone down for NIP Flash. Meanwhile, kung titingnan natin yung kanilang EXP laner Diablo, gumagawa din ng paraan para kumuha ng space. And ang gusto niyang gawin dito, mag-equalize muna ng waves simula sa top lane. Alam mo, parang ano na to eh. Again, for RRQ Akira, talagang kailangan nila ma-sweep tong laban. NIP Flash, ang pagkakalam ko, isa lang mapanalo nila ay pasok na sila dito sa ating or aangat na sila dun sa next round ng ating tournament. Ganon ka-importante lahat ng mga laban. At para sa RQ Akira, ang story nila ngayon is pahabain pa yung kanilang pangarap or yung kanilang road sa pangarap. Kamuntika na si Diablo o SX. Kailangan namin huminga sa magandang pagkakataon dahil ang RRQ Akira ayaw ata huminto. Gusto lang talaga umikot ng umikot dahil ito nga ang kanilang gustong ipaglaban ay manatili pa sa mismong bracket ng MSC 2024 na kung babalikan natin yung item check na natin Chantel, si Diablo may look for items. Uy! May initiation! Para si Hades yata pwede na target din kasi naman na nabang si Bojun sa moment na yun. Gusto lang gusto mo na kill. At si Sagan doon ay aalis muna habang si Diablo ay mapipilitan din na malayo dito sa side ng RQ Akira at mukhang yung Torres sa gitna yung target nila OSX. Grabe ang RQ Akira ngayon. Hindi ata sila muna papayag na makuha yung ganitong pagkakataon. It's a make or break situation. Kaya pinapakita nila ang lahat, binubuhos na nila ang lahat, even for the damage taken. Ito yung gusto nilang laro, yung triple frontliner, yung mismo dalawang pwedeng humarap sa mga laban dahil mismo si Bax, mismo lahat na si Kufra or si Luis ang naging frontline para makuha ng space si Gusta Lagusta. 6-1 and 5. Wow. Damage combining it with the Kashi. Kahit nga nagkulang siya sa early game ng 1-3 and 5, sobrang taas din ang kalamangan in terms of team fights. Alam mo ba, ano yung OSX dahil sa impormasyon na sinabi mo na yan, feeling ko ang kailangan talo na narito ni Hades si Gusta Lagusta. Kasi parang kanina, parang wait lang, meron tumalon. At nakikita natin ngayon ang RQ Akira ay bigla na lang bumubomba dito sa may Badageli, si Vanix. Ang magiging target ni Gusta Lagusta, tumapatay na nga muna ng unstoppable. Kasi Diablo din ay medyo aaray, tatamaan pa doon ng armas at sandata. Kaya naman, dalawa ang patay sa side ng NIP Flash. Luis lang ang naging casualty ng RRQ Akira. A great initiation once again by Hades. Kita natin na the attempt of Hades alone. Wala lang talagang pwedeng mag-follow up dahil medyo delikado kung lahat aamba for NIP Flash. Talagang kung mismo sa sanib or lalapit si JPL, mapapahamak pero sa loob na rin dahan-dahan na binubuksan ng RRQ Akira pero pina-force out sila by that zone out ni Cortese at magde-depensa muna ngayon ang NIP Flash. Good defense para dito sa NIP Flash. Dito na masusubukan OSX ang puso ng mga kabayan natin na si Cortese at saka ni Hades. Kailangan nila ditong i-lead ang kanilang team sa susunod na pagkuha ng Lord na sinisimulan ngayon ng RRQ Akira. Parang ang pinaka-aabangan ko dito, paano kaya sila papasok? Pero na si JPL for the vision. May vision, may guiding wind, may circling eagle. Ginamit na nga agad! Ginamit na nga si Gusta Lagusta ang target nila. Medyo meron lang disconnect, pero si Hades pa rin ang makakakuha ng Lord. At dediretso na nga, patay din dito si Luis. Habang si Gusta Lagusta ay nakita na tatlong players ng NIP Flash ang naghanap sa kanya. No casualty para sa NIP. At ganun kabilis na baliktad ang sitwasyon ng ating laban. Sa ilang segundo lang, yung gold lead na yon abanse ng 4K gold lead at ngayon pumantay na 40.9, advancing it against RRQ Akira sa isang idlap na wala ka agad yung lead at merong Lord na push ng NIP Flash. Parang temperature lang yung gold natin ngayon, 41.3 tsaka 40.8, ganun kainit yung napapanood yung laban ngayon. At mainit din si Kuya Hades na kalahati, more than kalahati pa ngayon, naging bawas kay King nung moment na yun. Kasabay ng temperatura nang Riyadh ang init ng laban na to dahil hindi ata papayag din ang NIP Flash dahil nabaliktad ang
kalamangan at this very moment, 15 minutes in, tatlong tore na lang ang naiiwan. Ano ang magiging depensa ng RRQ Akira ngayon? Flicker, hindi pa rin naka-charge ha? Oo, naka-ready sila dito if ever. Kailangan dito na isang magandang talon galing sa Brazilian Mamba. Pero parang maganda yata pagpasok dito ni Tekashi, magiging target nila. It's gonna be Diablo, medyo na palalim nga lang ng talon doon. Ginamit na rin yung Feather Airstrike na IMU dito ni Sagan, pero may minion wave dito sa may bandang baba. Ginamit na rin yung Guiding Wind dito ni JPL, pero more on zone out lang ang kanilang gustong gawin. At more on disiplina muna ay papakita dito ng NIP Flash dahil hihinga muna tayong lahat. Kailangan talaga bantayan kung ano nga bang possible comeback ng RRQ Akira. Nakita na natin to sa Pilipinas nung Season 7 pa lang yung mga ganito mga laban. May haya ka pa na isa! At Hades na nga ang nakuha nila. Pero may free hit dito para kay Vanix. Tatalo niya dito si King. Ang tanong para sa side ng RRQ Akira, since nakuha sila na isa, itutuloy ba nila yung teamfight? Pero may kita natin para sa NIP Flash, hindi din sila nagpapakita ng takot kahit na wala si Hades. Hindi muna. Ngayon, lalaban ng NIP Flash Winter Crown Pickup by Curtizzi dahil siya nga ang unang hinahanap ng RRQ Akira, either si Hades or si Curtizzi, dahil ang hapdi ng mismong counter-attack sa mismong laban, pero hindi yata pipiin, papayag si Gusto Lagusa na pa-uwi, no? O, ano lang muna, sabi nila parang nga delikato yata na habuli natin. Medyo malalim na dito yung NIP Flash, eh. So, probably, ang ating abangan is gonna be the next Lord para dito sa ating dalawang kupunan. And looking at the items, malaki na yung difference pala. OSX nung Benedetta, tsaka ng isang ni Tekashi, tsaka ni Diablo. Yep, but looking at the damage, may Winter Crown na rin yung Benedetta na to. Looking at the play na pwede niyang gawin, this is a Benedetta with a Petrify na merong Malefic Roar at Sky Piercer. So in a way, looking at this situation, kung i-add mo yung damage ng mismong Feathered Airstrike at mismong Electo Final Blow at meron din kay Hades, this is a complete red carpet cleanup for Vanix kung inilayer nila. Pero mukhang ito na ating laban! Mabaliktad pa nga, Luis Garbitaon. Walang taga-set up play ngayon ng RRQ Akira. Habang si Gusta lang Gusta nahanap na ni Vanix, pero may bawi ba dito sa side ng RRQ? Dederechohin ng NIP Flash at si JPL nag-zone out pa nga. Mawala na i-Evertide ni si Vanix dito. And even Diablo is still alive. So ang casualty lang dun sa napakahabang teamfight ka ni Gusta lang Gusta and Luis. Medyo magiging busy ngayon ng RRQ Akira to defend by just looking how NIP Flash managed to clear the ways. Mabalikan natin ang replay. Ang naging follow-up dito, ang Blade of Destruction ni Vanix from the backline of RRQ Akira. Ang lupit na naging follow-up ng NIP Flash na talagang na-zone out ang mga kasama doon ng RRQ Akira. At may kita nga natin muna ang reaksyon ng ilan sa ating mga manlalaro doon sa laban na yon. Parang ano mo lang muna sila. Kahit intense nangyayari, chill lang muna sila. Pero nakuha nga ng Lord dito. Nakuha ng NIP Flash rather yung Lord na kailangan depensahan ngayon ng RRQ Akira. Ang kailangan ngayon depensa at pati na rin opensa, pero mukhang sinusubukan natin i-peel si King. May immortality pa rin siya though. May flicker din ng Kufra. Zone out sila to the Spear of Destruction. May follow pa. Pasok ba? Hindi muna. Sabi dito na NIP Flash, antayin na lang natin yung Lord na dadaan dito sa may top lane. So again, meron pang inhibitor turret ang RRQ Akira sa may gitna. Meron din silang Feathered Airstrike na IMU galing kay Sagan na ginamit na nga niya ngayon para mas mabilis ang pagdepensa doon sa Lord sa may itaas. Depensa, pero sinusubukan pa rin i-poke ni JPL. Circling Eagle, Guiding Wind, closing in yung Lord, matutunaw ng RRQ Akira. May minions din nagpo-push kita from NIP Flash. A waves of minions from top to bottom. Didepensa, pero kaya ba ito harangan pa ba? Tatamaan na. Dito si Luis habang si King ay dederecho lang din. Flicker out para kay Luis pero hahabol doon at Gusto lang Gusto is down. Tapos may iwan din si Tekashi. Ginamit na rin yung Winter Crown pero tower lock na yata para dito sa NIP Flash. Nandito si Sagan pero hindi sapat para makadepensa at para sa ating unang laban.